Hey, welcome to another episode of Kuya Dev Tidbits Podcast. I am Rem, and I am your Kuya Dev. So for today's episode, pag-usapan natin yung isang bagay na lagi kong inuulit-ulit. Lagi kong pinapayo sa mga career shifters na dapat i-target nila yung mga foreign employers. Mas maganda kapag ka-remote, di ba? Pero kasi it's born out of yung mga naririnig ko and na-obserbahan ko even before ako nag-shift into tech na ang hirap makakuha ng trabaho rito sa Pilipinas. Even in tech, na lalo na pagka career shifter ka. Kasi madalas sa mga requirements sa Pilipinas, medyo rigid, na medyo backwards pa rin yung tingin nila sa tech workforce. Labor market. Iba pa rin yung tingin nila. I mean, backwards pa rin. Parang makaluma pa rin. Na ang tingin nila is kailangan may degree. Yung mga mga madalas na makita natin. Kailangan may bachelor's degree. Fresh graduate, pero kailangan may 1-2 years of experience. Na sobrang, I don't know. How that happens, kung gaano yung kaposible. But it's there na ganun nga yung ganun yung kalakaran ngayon sa karamihan ng mga Pinoy employers. Hindi lahat pero karamihan. Lalo na pagka yung mga corporate, ay talagang hihingan kanya ng mga ng degree. Wala kang CS degree, nursing ka, or worse, wala ka talagang ka-degree-degree na parang high school graduate or di ka gumraduate ng college. Ganon. May hirap pa kang pumasok. And that's the reality here in the Philippines. Ang masaklap pa nun, makapasok ka man, hindi naman ganun aganda yung bayad, di ba? Yung entry level dito, medyo may naririnig ako pa, parang yung iba minimum wage pa. Sobrang, come on. Pero syempre, may kumaagat dun eh. Kasi lalo na pagka-desperado ka eh. Kailangan mong maghapag ng pagkain sa mesa, di ba? Pag wala kang pera, syempre, kaagat ka sa mga ganung gig. But, ang tanging paraan lang na nakikita ko is to broaden your market. What I mean is, nabanggit ko na kanina nung simula nitong podcast, is tumingin ka na mga opportunities outside of the Philippines. At mas lalo na ngayon, dahil yung nakaraang 2 taon, tinamaan tayo ng COVID. And it opened up, remote opportunities to almost everyone around the world na natuklasan ng mga tao, di mo naman pala kailangan na nasa opisina ka para maging productive ka or para magtrabaho ka, di ba? Tapos nagkandara pa yung mga kumpanya na mag-adopt ng tech migration, what's the term again? Basta, kailangan nila mag-adopt ng bagong tech para mag-upgrade or mag-adopt ng technology. Kailangan nilang i-digitize yung mga bagay-bagay sa processes nila, sa business nila. And nag-create palalo ng mas malaking demand para sa mga tech workers. Unfortunately, dito sa Pilipinas, ang tingin lagi, ang laging tinuturo sa school is that
ang market mo is Pilipinas lang. Which is di rin naman nila kasalanan kasi most of the degrees here sa Pilipinas hindi naman recognized outside of the Philippines. Kahit sa mga kapitbahay natin, di ba? Dito sa ASEAN. They don't recognize our degrees. Parang walang bearing. Unless, of course, you're a graduate of University of the Philippines, Ateneo, siguro, Lasal. So, ang naging mindset is, pagka-graduate ka sa Pilipinas at hindi ka top school, yung market mo, limited ka lang sa Pilipinas. Actually, baka nga sa Maynila, mahirapan ka pa eh, di ba? Parang, pupunta ka sa provinces, or, I don't know. But, the tech industry is very unique na hindi niya kailangan yung mga ganyan, yung mga degrees na yan. Sa Pilipinas na lang ata natin ginagawa yung ganyan eh. Diba? Parang sa marami sa mga global companies, hindi na tinitignan yan eh. Like, especially pagka startup, tech startup. Wala na, basta patunayan mo lang na kaya mong gawin yung trabaho, they will hire you. And they won't even ask if you finished college. Di nila tatanungin yan. Sa lahat ng naging tech employer ko, never akong tinanong ko sana ako gumraduate o kung gumraduate ba ako ng college. Never. They just wanted to know if I can do the job. You know? In one way or another, so siguro through technical exam or, you know, kahit kwentuhan lang during interviews. Yun lang yung importante sa kanila kung kaya mo ba yung trabaho. And if you have the appropriate skill. You know? Kung naghanap sila na React, syempre, dapat marunong ka na React. Ganun. Kung naghanap sila ng JavaScript developer, kailangan marunong ka mag-JavaScript. Ganun lang kasimple. Na pinapahirapan nga natin dito sa Pilipinas. Of course, it's part of my advocacy to change that na wag niyong isara yung mga opportunities sa mga college graduates lang. Give career shifters a chance. Kasi, ang hirap-hirap na mag-hire ngayon eh. Pahihirapan mo palalo sarili mo kung ililimit mo yung pool ng mga talent na titignan mo. Anyway, medyo nalalayo na naman ako. asan ba ako? So, yun. Kailangan tumingin tayo sa labas ng Pilipinas. Kasi marami yan. Marami na opportunities yan. So, magugulat kayo eh. Parang, ba't dito walang opportunity sa Pilipinas pero sa labas ang dami eh. Diba? Parang, magugulat kayo. Pero, medyo may paradox. Kasi, maraming opportunity sa labas pero mahirap silang hanapin. Lagi ito yung narinig kong tanong eh. Or nakikita ko sa mga na po-post sa Facebook or sa anywhere, sa Reddit, paano nga ba sila hanapin? Paano hanapin yung mga foreign employers na to? How can I give myself a chance na makaland ng foreign opportunity? Pero bago tayo pumunta ron, discuss ko muna kung bakit magugustuhin na foreigner or foreign company yung mag-hire sa'yo. One, of course, mas malaki sahod. Usually yung mga ngayon, lalo na pagka fully remote companies na talagang globally distributed sila, usually mataas talaga ang bigay niyan. Mataas. Local companies won't even compare on average. Of course, mayroon din dito mga ganda magbigay, but you know, mangilan-ngilan. But on average,
yung mga global companies, mas mataas talaga magbigay. Singapore, mataas magbigay yan. Australia, Europe, of course, US, pagka nakachamba ka doon, di ba? So that's, of course, the number one, usually, na reason for pursuing foreign employers. Another one is parang mas ano sila. Usually, mas maganda yung working culture. Alam naman natin dito sa Pilipinas, hindi ko na kailangan banggitin yung mga kwento. But foreign employers, especially Europeans and yung mga Caucasian or Western cultures, maganda talaga yung ano nila, yung working culture nila. Sa Europe lalo, parang bawal nga magano eh, di ba? Bawal mag-OT. Pagka nag-OT ka doon, ididemanda ka pa, parang ganun eh. Okay, pag pinilit ka mag-OT ng company, didemanda sila. Which, dito naman, parang sa Pilipinas, pagka nag-OT ka, ano ka eh, inaabuso nung iba, or we celebrate overtime here in the Philippines, hindi naman dapat. It's not something na dapat nating ano. Of course, depende rin yun, of course, pero yung mga tipong araw-araw, overtime na lang. Diba? Tapos lagi kang haggard. That's not healthy. So yung mga ganong ano, mga ganong progressive na work culture, like, yun nga, bawal OT, magagalit sa'yo pag nag-OT ka, unlimited leaves, or mas lenient sila sa leaves, remote working, mga ganon. Parang sa amin din, ano, parang may global ano kami, global healthcare kami, covered kami kahit saan sa ano, kahit saan sa mundo kami pumunta, kahit anong bansa. Except, may mga exceptions, mga tipong Russia, syempre, bawal doon, o North Korea, ganun. Pero, globally, halos lahat covered kami nung HMO namin. Yung mga ganun na, ganun benefits, and yung culture na walang politika, tinatanggal nila yan, bawal yan, bawal sip-sip, mga ganun. And, ano talaga, hindi time-based yung trabaho, flexi-time, at hindi ka binibilangan by the hour, except, of course, pagka freelancer ka, na kailangan talaga per hour, but that's a different story. I'm discussing here only yung ano, full-time, contract-based work. So, mga ganun na ano, progressive talaga yung work cultures nila. Tapos, ano, output-based, yung merit system, mga ganun, talaga. But, you know, that's another reason kung bakit maganda silang i-person. I think the last reason for me is mas open sila sa career shifters. Kasi nga, wala silang pakialam kung saan ka, sa kagumuraduate o kung hindi ka gumuraduate. Basta patunayan mo na kaya mo yung trabaho. Pag nagawa mo yun, okay na. Hired ka na. And mabilis yung ano. Another reason siguro, mabilis yung pag-angat sa ganong kumpanya. Sa mga kadalasan, sa mga ganitong kumpanya. Kasi mas minimal yung bureaucracy. Minimal yung politika. And meritocracy talaga. Yung pagpapatakbo. Again, hindi ko nila lahat kasi may mga bad apples dyan. But in general, talagang sobrang ganda na mga ano, mga foreign employers. Okay, so given na okay na, sige, kumbinsido ka na gusto mo talagang makakuha ng foreign employers. So, paano ka nga ba makakakuha ng ano, ng opportunity? Paano mo sila mahahanap? Kasi mahirap nga naman. The first way and the most common way is to, of course,
find them through job boards. Andyan yung Job Street, Caliber, and even, you know, mag-research tayo sa Google. Job boards na for Singapore lang, or Europe, you know, sabihin natin UK, US, try applying doon. Parang, huwag kayong mag-discriminate. Parang, pag may nakita kayong job board, tapos may mga nakita kayong opportunity na feeling nyo, gusto nyo applyan, applyan nyo na. Kahit na natatakot kayo, ano, applyan nyo lang. Kayong matakot. The worst that can happen is di nila pansinin. Diba? Okay lang yun. Wala namang mawawala sa inyo. The best that can happen is ma-hire ka. Diba? So, sabihin natin 1,000 yung hindi pumansin sa'yo o nag-reject sa'yo. Tapos, may dun sa 1,000 yun, sabihin natin may isang nagbigay ng chance, hinire ka. Diba? Parang the risk is so worth it. Actually, risk-free nga siya eh. Kasi wala namang mawawala, di ba? Pag-apply ka, ano mawawala? Langal mo? Kasi na-reject ka? Natin kailangan niya sa pagka naghahanap ka ng trabaho, lalo na pagka career shifter ka. Wala yan, dangal-dangal na yan. Then, try finding din yung mga ano, may mga websites din na or mga platforms din na specific for remote work eh. Like remoteok.com. Yeah. So try finding those company platforms para ano yun, doon mas madali makahanap ng kukuha sa'yo kasi remote eh. By default. So they won't have to let's say jump through the circles of yun, mga legalities para ma-hire ka. Pagka-remote kasi, iba yung dynamic pagka-remote eh. Iba rin yung mga kalakaran, mga policies. Mamaya, i-discuss ko. Another siguro na way na ito medyo ano, medyo hacky is punta kayo sa mga website na mga favorite nyong gamitin na platform or apps. Like siguro, Facebook or Google. You know? Kasi minsan, pagka binuksan nyo yung ano, lalo pagka developer kayo or web developer kayo, most probably makikita nyo to. Buksan nyo yung ano nga ba tawag dito? Dev tools ng browser. Kung hindi nyo alam kung ano yung dev tools, research nyo paano buksan yung dev tools. Tapos punta kayo sa console. Doon sa console, may mga kumpanya na naglalagay doon ng ano eh, ng ano, hey, we are hiring. May nakalagay doon. Parang itong kailan ba yun? Years ago, parang I had this app na madalas kong gamitin dati. It was called Blinkist. And I really liked their UI. So medyo naging curious ako. Tapos binuksan ko yung console para i-inspect yung HTML nila. And di ba paano nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Tapos napunta ako sa console. Tapos nakalagay doon, hey, we are hiring. Natempt ako actually na mag-apply but I didn't ano na lang kasi masaya pa ako dun sa current employer ko noon, so hindi na ako nagtangka. But looking back, baka you know, you never know eh, baka siguro tinry ko tapos malay natin ano, it would have worked out. Hindi naman ako nanghihinayang pero yun eh, you never know, baka maganda yun na kinalabasan eh. I think they were based in somewhere in UK? Ay, UK. Europe? I forgot.
na kung ano yung ano, kung saan sila talaga naka-base. But ganun, yung mga ganun lang, medyo hacking nga. Pero magandang gawin yun. Punta ka ng Facebook, buksan mo yung ano mo, yung dev tools, punta kang console, basahin mo, baka hiring sila, di ba? Kasi ang tawag dyan parang ano eh, parang mga Easter egg. No? Nag-iiwan ng Easter egg yung mga yan kasi mga dev, may pagka-nerd yung mga yan, di ba? Pagka-nerd, may... Excuse me. May pagka-nerd tayo eh, di ba? Na may mga mahilig tayo mag-ganyan eh, maglagay ng mga parang mga puzzle for people to solve. Tapos yung mga curious minds, tulad ng mga dev, ang hilig niyan ng mga ano eh, mga web dev, madalas 'yan pag kami nakita ng maganda sa isang website, bubuksan agad yung ano eh, yung dev tools eh. Para tignan, i-inspect yung ano, yung website eh. So, kine-take advantage ng ibang ano 'yan, ng ibang company 'yan, yung pagka-curious ng mga developer. And to recruit those developers. So that's, you know, very unconventional, but you know, may mga nakakuha ng trabaho sa ganyan eh. Another way would be to, you know, spruce up your LinkedIn. Ito medyo sa akin effective siya kasi imbis na ako yung naghahanap, ako yung nilalapitan, ako yung hinahanap. And LinkedIn is very effective in ano, in capturing those leads eh, ng mga recruiter, employers, mga actually madalas mga C-level pa yung kokontakt sa iyo eh. So ito yung parang tinatawag ko na ano eh. Kung familiar kayo sa search engine optimization, yung concept na yon na parang paggagandahin mo yung web page mo para gumanda yung rank niya. Or, diba? Ayusan mo yung webpage mo para gumanda yung rank niya. Kunwari, sa Google. Para mataas siya sa particular na keywords. No? Search keywords na tinatarget mo. Kunwari, magbebenta ka ng wallet. Yung webpage mo, or yung website mo, ayusan mo yung content para mag-rank siya ng mataas sa Google tuwing may naghahanap ng wallet for sale, kunwari. Yun yung keywords sa target mo, wallet for sale. This is the same din sa ano, sa LinkedIn. So, kailangan nun budburan ng mga targeted keywords yung ano mo, yung LinkedIn profile mo. Like for myself, tad-tad ng JavaScript tsaka React JS yung ano ko, yung profile ko sa LinkedIn. So, yun yung gusto ko kasi maging trabaho talaga eh, di ba? React JS developer or JavaScript developer na specialized sa React. So, ganun yung ano ng LinkedIn ko. Laman or yung target, yung keywords na medyo paulit-ulit, di ba? Pero syempre, huwag nyo namang paulit-ulit na parang nagbumuka ng wala nang sense yung nakalagay sa profile mo. Siyempre, gandahan mo rin yung content. Diba? So, that's what I call parang LinkedIn search engine optimization or LinkedIn SEO. So, ayusan nyo yung ano nyo, LinkedIn nyo. Para, imbis na kayo yung naghahanap, no? Sila yung makahanap sa inyo. Yung mga recruiters. Especially, yung mga global recruiters na yan. And of course, dapat English ha, kasi tinatarget mo yung mga ano eh, mga international na companies eh. So, another way would be, you know, to learn in public. Ito, nakikita ko, inoobserbahan ko kasi sa Twitter to eh. May mga developer na nagpo-post sa Twitter and they join a movement they call hashtag 100 days of code. And usually, yung mga ano, actually not usually, pero may mga mangilan-ngilan na na-hire because of that. Na 100 days of code or 100 days of data science, like
Di ko alam kung ano yung hashtag sa data science eh. Siguro meron ding 100 days of cybersecurity. Hindi natin alam, di ba? Sasali kayo sa mga ganun. Kung gusto niyo talaga na ano, learn in public. Parang today I learned ganito-ganito, tapos hashtag 100 days of code. And sa tingin ko may mga recruiter na naka-follow sa hashtag na yan eh. Kasi may mga nakakakuha talaga ng trabaho eh. And, you know, Twitter is global, di ba? Global ang audience mo sa Twitter eh. So, kung maganda yung magiging content mo sa Twitter, mas malano ka. Mas, makakuha ka ng attention from these recruiters. And again, in line with learning in public or being, you know, actually building a solid social media presence, yung second tech job ko, nakuha ko through Facebook. How? He was, he was from Israel, of all places. Like, ba't nag-hire ng Pilipino to? Parang gano'n. Parang natuklasan to. But he was from Israel and he saw me posting on React.js Philippines. Kasi ano ako doon, medyo active ako doon eh, dati. Kasi kahit naman ngayon-ish, I try to answer questions pag may nagpo-post doon. And by answering other people's questions, medyo na-exhibit yung expertise ko. Nabubulol ako ngayon. Yung expertise ko about React.js. So, napansin nyo nung particular na company owner. And pinm ako sa Facebook. You know? And out of nowhere, you know, nagkasundo kami. Sige, go. Dito na ako sa inyo. Yeah. And that opened up, you know, mas lalo niya na open up yung brand ko or personal brand ko to foreign employers. So again, learn in public, you know, Facebook, Twitter, even on LinkedIn, i-post nyo yung mga natutunan nyo for the day, kung nag-self-learn kayo or kahit naka-bootcamp kayo. I-post nyo lang, tuloy-tuloy. And let people find you. Hindi kayo yung ano. Actually, mas maganda yun. Habang naghahanap kayo, nahanap din kayo. Put yourself in a position na mataas yung chance na makakuha ka ng trabaho. Yun lang naman yun eh. Lagay mo lahat yun sa... Huwag lang puro job boards. Kasi pagka ganun, sabi nila, di ba, parang kailangan i-diversify mo yung mga bagay-bagay eh. Don't put your eggs in one basket. Pagka sa job boards ka lang, di ba? Pagka, ang dami nyo magkakalaban sa job boards eh. Dami-dami nyong pare-pareho na iniisip na resume, ganyan-ganyan. Eh, yung traditional way of applying for jobs is also the most ineffective way. Lalo na pagka entry level or career shifting na position. Sobrang cutthroat ang competition diyan. No. Medyo ironic eh. Napakarami nung opportunity, pero yung bago ka makapasok doon, ang hirap. So, you know, yun nga, try to diversify. Huwag lang puro resume. Yun yung pinaka-baseline na effort na pwede nyong gawin. Pero, hanap din kayo ng ibang paraan para maland yung first job in tech. So, again, learn in public. That's another one. Another one is, try to freelance muna. Pagka medyo nahihirapan kayo maghanap ng employer. Freelance. May mga nakilala akong ganito yung ginawa na actually aksidente lang, hindi naman nila sinasadya. Na nagsisimula muna sila ng freelance paunti-unti. Then,
eventually magugustuhan kayo ng ng client mo, di ba? Nagustuhan ka. Pwede kang i-absorb eh. Parang dito ka na lang sa amin, di ba? Parang maraming ganun nangyayari. Yung mga ganun ng kaopisina, although not in the tech team, but in other teams, mga design, even data, na nagsimula silang freelancer. Then eventually, hindi, dito ka na lang, bayaran ka na lang namin ng mas maganda. Di ba? And maganda sa pagiging freelance, you can choose your clients. Pagka medyo na-establish ka na. Hindi ka na mamili ng clients mo. I haven't done freelancing. Siguro may ibang mas pwedeng magbigay sa inyo ng insights about freelancing. But I suggest i-try nyo rin. Ibang-ibang experience din yung naririnig ko from my freelancing friends. Iba rin daw talaga. So, yun. Ano pa ba? Actually, yun lang naisip ko ngayon na pwedeng maging ways nyo to find those remote employers. And actually, pagka nakakuha na kayo ng isa, not remote employers, mali pala ang bilanggit ko, foreign employers. Yun nga. And actually, pagka nakakuha na kayo ng isang foreign employer, remote man yan or relocation, marami rin ako kaibigan na nakapag-relocate sa US, sa Europe, Singapore. Pagka nakuha na kayo ng isa, para siyang para ka nag-open ng floodgates. Bigla na lang, whoop! Lalaki bigla yung market mo. Hindi ka na lang basta sa Pilipinas lang. Kasi na, may experience ka na working for foreign employers. And you can use that in your resume na. Pag nangyari, gusto mo na lumipat ng trabaho to another foreign employer, mas madali na. Which is a common theme dito sa tech na pinakamahirap talaga ay yung makapasok. Pero pagka nasa loob ka na, medyo mas madali na magpatalon-talon kung yun yung trip nyo. So, baseline skill lang muna. Siyempre, wag muna kayo mag-apply kung hindi kayo marunong mag-Ingles. Kasi napaka-importante niyan. Besides, being able to, having those technical skills, kailangan din yan yung communication skills. Spoken and written. Napakahalaga niyan. May mga nireject ako na, or kami, sa company namin ngayon, and even in my previous company, may mga nireject akong applicants because nahirapan sila sa English. Dito naman, hindi kailangan perfect English. Huwag kayong matakot. Conversational lang. Kumbaga, ganito lang. Kwentuhan lang. Yung kaya mong i-express ang sarili mo sa kausap mo. At syempre, kailangan naiintindihan mo rin yung English nila. Ano lang, kasi kung tutusin, sa Pilipinas lang tayo medyo mapang mata sa grammar. Ang mga native English speakers, mali-mali grammar nila. They don't have perfect grammar. Conversational lang talaga. Kailangan lang you can carry a conversation in English. And you can express yourself. Just kunwari, developer ka, napakahalaga niyan kasi kailangan mong i-express yung sarili mo, i-express mo yung ano yung ginawa mo sa code mo in English. Para magkaintindihan kayo kunwari na superior mo or senior mo or yung colleague mo or even other teams like the design team. Kailangan maganda yung pag-uusap niyo, di ba? Nagkakaintindihan kayo. Eh kung hindi ka marunong mag-English, mahihirapan kayo. Marunong, marunong lang, hindi magaling. Marunong. Yung maiintindihan
ng kausap mo. At ikaw, naiintindihan mo yung kausap mo. So, baseline skill yan. Siyempre, yung technical skill and communication skill. Napakalaga. So, yeah. Maisipan nyo rin. Huwag kayong matakot, ha? Kasi ang dami kong, parang nararamdaman ko, pagka sinasabihan ko yung mga tao, hanap kayo ng foreign employers. Parang nararamdaman ko yung takot nila. Kasi nga naman, nakatakot, di ba? Kasi, we've been told na, ewan ko, hindi naman we've been told. Parang, it's part of our, cultural, I don't know, ako nang tawag dyan. Cultural identity na medyo parang maliit ang tingin natin sa mga sarili natin on the global stage. Parang pagka Amerikano yan, mas mataas agad sa atin. Pero in reality, hindi naman dapat ganun. Kasi pantay-pantay lang yan. Hindi porke Pilipino ka, mas mababa ka sa ibang lahi. No, pare-pareho lang tayo. Kakapantay-pantay lang tayo. Marami rin mga Amerikano, marami rin mga Australiano, marami rin mga Singaporean na banban mag-code. Kung titignan mo, ito na ba yung kinakatakutan natin? Titignan mo yung code nila. Ito na ba yun? Of course, may mga narinig tayo na sobrang galing naman talaga. Which is, magaling sila. Pero hindi lahat yan. Parang majority pa rin, mga... Hindi rin maganda mag-code. Pag binasa mo yung code, di mo maintindihan. Marami rin ganun. So, huwag kayong matakot. Kasi, at the end of the day, pare-pareho lang tayo. Ano man ang lahi. And, that also, that also helps in your confidence pagka nakikipag-usap ka in English. Mas lalo mo ma-carry yung conversation, but if you don't feel inferior dun sa kausap mo, if you feel na parang you are on the same level, kaya mong makipag-usap na may kumpiyansa, no? Hindi nahihiya, hindi natatakot. Medyo napahaba na to. Again, thank you for listening to today's episode. Sana may nakuha kayo at sana mas dumami pa tayo na developer na may foreign employers. Bago ko maano, siguro bonus na rin. Isa sa mga dahilan kung bakit pinupush ko rin to is para ma-absorb natin yung kung ano man yung knowledge na meron sila. Kasi admittedly, alam naman natin lahat to, sa Pilipinas, medyo nahuhuli tayo in terms of best practices and technical knowledge, di ba? Technical knowledge. Medyo kinukulang tayo dyan. So, another way na para maibsan natin yon is for more Filipino developers to learn from these foreign entities. Kung ano nga ba yung best practices, ano nga ba yung uso ngayon na mga technologies, kung bakit ito yung ginagamit nila, paano nila binubuo yung CI/CD pipeline nila, yung mga ganung bagay na madalas sa Pilipinas hindi pa nai-implement. And that will benefit the Philippine tech industry in general, di ba? Kasi, syempre, hindi naman tayo madangbot sa pag-aano sa mga kaalaman natin . Pagka natutunan natin yun, i-share natin ngayon sa mga kapwa natin Pilipino dev. Diba? So, yun. Bonus yun. Again, thank you for tuning in to the Kuya Dev Tidbits Podcast. I'll see you again next time.